Sa Panginoon. Ito ang magiging pananggalang mo laban sa demonyo. So, kayo na rin ang nagpa-process ng lisensya nito? Oo, kami na. Ang kailangan lang namin yung ITR mo at saka NBI clearance. Ano yun? With permit to carry na? Hindi pa. License to own lang. Permit to carry, iba yun. Pwede ang credit card, ha? Oo, pwede, pwede. Iniutos sa Supreme Court na palayain ang tatlong convicted rapist sa Sulutos Florencio, Judeo Liban at Marco Miranda. Ayon sa Supreme Court, nilabag ng mga investigador ang karapatang pantao ng tatlong ito, issue ng warrant of arrest at pagkuha ng testimonyo na walang abogado. Matatandaan na ang tatlong ito ay nasangkot sa isang kaso ng panggagahasa ng isang ginang 8 taon na nakararaan. At ang kabilang ito ay ginawa ng legal counsel ng tatlong convicted rapist si Attorney Ingtan. Samantala, isang anak ng politisyan na huling nagtutulang ng malakihan droga sa pagbabalik ng Metro Globe News Report. Ma'am, excuse me lang po, sandali. Meron pa ba tayong extra, ano? Or shade, bakit? Sandali lang, ma'am. Meron pa. Tara na. Bakit? Hindi pa tapos ang baking lessons ko eh. Halika na. Jake, sandali, bakit? Ano ba nangyayari, Jake? Mababakasyon muna kayo ng mga bata. Dito sa malayo. Bakit? Salamat, Tony. Ay, ano naman, Lucas?
Salamat po, Tony. Malgo. Salamat po. Mga bata, magandang balita ito. Final na ang desisyon ng Supreme Court. Wala ka ng korea nito. Tony, baka naman kasuhan ulit kami ng pamilya ng babae. Ama, hindi pwede. Bawal yan sa saligang batas. Yan ang tinatawag na double jeopardy. Tony, kailan pa kayo makakaas ng makalabas? Makaabuti kami ng taon dito. Hindi na. Bababa na ang mga papeles ninyo galing sa Department of Justice. Malalayain na kayo. Mga ilang araw na lang, malaya na kayo. Pero, Judeo, Lucas, Marco, pangalawang pagkakataon nito para sa inyo. Huwag nyo sana sasayangin. Hindi ko na kailangan gawin to, Jake. Hindi tayo titigilan ng media. Sisirain na naman nila yung buhay natin. Paano sa eskwela ng mga bata? Huwag mo na munang isipin yung eskwela ng mga bata. Palipasin muna natin to. Jake, handa na akong harapin ang mga yun. 8 taon na nakakalipas. Mas matatag na ako ngayon. Matatag? Kanina lang sa kotse, umiyak ka na. Nakapag-isip-isip na ako. Hindi pwedeng habang buhay ganito na lang ako. Baka may magandang ibubunga kung harapin ko ang media. Makukuha ko ang simpati ng publiko. At pwede kong gawing issue ang depekto ng justice system dito sa bansa natin. Ayoko nang bulat-latin nila muli ang buhay natin. Madaling araw kayo aalis ng mga bata para hindi kayo abutan ng media dito. Ma? Si Dwight? Wala dito. Baka kung napanan mo yung bata. Pabayaan mo muna yung bata. Jake, baka nagtago na naman sa cabinet si Dwight at hindi makalabas. Kumukulo na naman ang dugo ko sa kanya eh. Jake, nangako ka na. Hindi mo nauungkatin yan. Kung binitay, yung tatlong demonyo na yun, siguro nga, maibabaong ko sa limot. Pero hindi eh. Makakalaya sila. Hindi ko matatanggap yung batang yan. Pag andun na ho kayo, huwag kayong aalis hanggat wala ako. Kailan ka ba susunod? Kung hindi bukas sa makalawa, hahanap lang akong tatao sa shop. Absent na naman ako nito sa klase. Ano magiging excuse ko? Hindi mo pwedeng dalhin ito. Walang radyo doon, walang TV, walang telepono. Kailangan yun para hindi tayo matuntun ng kahit na sino. Papa, bakit tayo pupunta doon? Huwag kang magdadala kahit na Walkman. Sisirain ko yan doon. I love you, Papa. Bye-bye. Sige. Papa, Papa. Bakit tayo pupunta doon, Papa? Kompleto na kayo. Maganda yung lugar. Mag-i-enjoy tayo. Sige. Lakad na kayo. Halika na, Dwight. Papa, hindi niya ba talaga ako mahal? Hindi, Dwight. Mahal ka ng papa mo. Marami lang siyang problema ngayon. Ma? Bakit? Bakit may pasaka sa mukha? Ha? Anong pasa? Wala naman ah.
ikaw, Sol, kung ano-ano na naman nakikita mo, ah. Ma, kanino bang bahay to? Sa dating kasama ng papa mo sa negosyo, pero nasa States na yung taong yun eh. Eh, bakit ganito? Anong bakit ganito? Eh, kasi parang bahay ng kriminal eh. Ano ka ba naman? Bakit may standard look ba ang bahay ng mga kriminal? Ma, gusto ko na rito. Ang laki, tsaka ang ganda. Saling, nakanda na ho yung bahay para sa inyo. At kung wala na ho kayong kailangan, gusto ko na ho sanang umuwi sa amin. Ah, hindi ho kayo dito nakatira? Doon lang sa susunod na bayan, nagpupunta lang ako dito para maglinis ang bahay. Ito ang kumidor. May isa pang kusina doon. Maayoko dito, nakakailang. Ayaw mo nun for a change, tahimik. Parang sementeryo. Ay, nako. Dwight? Unload! Magazine out! Lower your weapon. Hands on the table. Alam mo, Jake, yung tatay mo, yan ang isa sa mga hinahangaan sa buong serbisyo. Lahat kami humahanga sa kanya. Yan ang isang taong naging general na walang inargadyano. Parating tuwid. Kaya lang, sa totoong buhay, mahirap yung tuwid lang. Alam mo, paminsan-minsan, may sulbi din ang pagiging baluktot. Buhay pa ko kasi ang tatay mo, kaya siya ho ang nasunod. Siya ho ang nagsabi na ipaubayan na lang namin sa hustisya. Palpak ang hustisya. Paano ka na ngayon? Tama ho yung sinabi niyo sa akin. 8 years ago. Pakiramdam ko kung sinunod ko yung sinabi niyo. Hindi sana ganito yung nararamdaman ko. Lagi yung mabigat ang dibdib ko. Masyado na ho akong argabyado.
Ni-rape nila si Hannah. Dahil ho doon, nagkaroon siya ng anak. Anak na napilitan akong ituring na akin. Tapos ngayon, lalaya yung mga demonyo. Hindi ka naman siguro nagpunta dito sa akin, Jake, para ikwento mo lang yan. Kailangan ko ho ng hustisa. Matagal na akong retirado sa serbisyo, Jake. Ninong, alam ko marami ka pang koneksyon. Ready to fire! Ay, babalik dito, ha? Pwede. Pinadala ni Atty. Intal. Sunduin ko daw kayo. Ang bait talaga ni Atty. May sundo pa tayo. Teka. Wala namang binigyan si Atty. Intal. Wala-wala kasi. Kanina lang binigyan sa akin. Basta ang sabi niya, sunduin ko kayo. Galing ko kayo kung saan yung gusto pumunta. Halika, sanay na kayo. Oh, tara na. Ayan na. Hindi na ako eh. Hindi na kayo. Tara na. Sol, tama na yung kaartahan, kumain ka na. Hanggang kailan pa ba tayo dito? Hanggang kailan gusto ng papa mo? May bakit ba tayo nandito, ma? Tsaka dalawang araw na wala pa rin si papa. Pwede ba, Sol? Ayoko ng argumento sa harapan ng pagkain. Ma, ayoko na dito. Gusto ko lang umuwi. Hindi naman kasi maganda yung pakiramdam ko sa bahay na to, eh. Tumigil ka nga dyan. Tsaka, bakit kahit man lang Raja, hindi tayo pwede magkaroon dito? Dahil yun ang bili ng papa mo. Eh, bakit nga eh? Sol, pwede ba? Kung ayaw mong kumain, umalis ka na lang dito sa mesa. Kararating ko lang. May kukunin lang ako, pero hindi ako magtatagal. Kumusta na kayo? Nag-text nga pala si Atty. Dinasasabi, dumamo na tayo sa kanila. Naganda ng pagkain. Okay lang sa inyo? Ayos lang. Pero hindi yung mga kasama mo.
kayo. Ah! Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Ha? Sarap, no. Di ba? Ha? Sarap. Hello. Ha? 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 Oling, nangatom mo na. Patayin mo. Ito mo. Ito, bossing. Ito, buhay na buhay, oh.
kapag hindi ka pa tumigil, ibibitin ka na ng pati, warik, naintindihan mo? Opo ba talaga yan? Puro na lang opo naririnig ko sa'yo. Opo talaga yan, ha? Ha? Jake, ano ka ba? Jake, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Nabangga ako. Wasak ang harap ng kotse. Pinahat ako na lang. Grabe yung sugat mo sa ulo, ah. Nasaan si Dwight? Natutulog na. Jake? Jake! Papa? Jake! Thank you.
Jake? Jake, bakit? Bakit ngayon pa lang dumating? Dalawang araw na. Jake, ano na ba nangyayari sa Maynila? Pinagpipiestahan na ba ng media ang paglayo ng tatlong yun? Jake? Jake, bakit? Jake? Jake, bakit? Jake? Jake! Gandang gabi ho. Anong problema? Eh, yung ilaw niyo sa likuran patay eh. Baka madisgrasya kayo. Nakasindi pa ho kanina yan eh. Short lang siguro. Baka pwedeng makita yung lisensya mo. Kayo dyan, okay lang ba kayo dyan? Kaya misis. Sige, mag-iingat na lang kayo. Salamat po. Ano ba nangyari? Si Papa kasi, nagnatanong lang naman ako kung kailan tayo uuwi. Nagnatanong sa nagaling. Nagtaas yung boses. Tapos naninig yung mga mata niya. Eh siguro naman kasi ang kulit mo. Kahit naman ako, minsan naiinis na ako dyan sa kakulitan mo eh. Sol, intindihin mo na lang ang papa mo. Ganyan lang talaga siya ngayon dahil magulo pa ang isip niya. Naaksidente siya kagabi. Nasugatan. Wasak ang kotse. Intindihin mo na lang siya. Ang sakot namingin siya sa akin, iba eh. Parang gusto niya ako tumunin eh. Hindi! Sol, ano ka ba? Ikaw pa! Eh, di ba vibes na vibes kayo ng papa mo? Hindi ko siya papa. Sol, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kasi ganun yung pagkakakilala ko sa kanya. Sol. Ayoko na sa kanya. Sol! Matibay yan. Pag binitawa mo yan, hindi yan basta-basta ala ko. Pero alam mo, hindi lang ito ang dapat mong matutunan. Ha?
Kailangan matuto ka rin makipagsuntukan. Suntukan? Oo, tsaka umawak ng kare. Diba sabi niyo, bawal yung nawakan ng mga bata? Alam ko sinabi. Pinalo niyo pa nga ako nung nakita niyo ako naglalaro ng bala, diba? Hindi ko matandaan. Kamusta yung anak mo si Raul? Naninibago lang sa'yo yung bata. Sabihin mo sa kanya, huwag makalapit-lapit sa'kin. Ingungudlog ko yung mukha niya sa semento. Bakit naman? Kinakampihan mo? Hindi naman sa ganun. Pagsabihan mo yung anak mo, ayoko nung kinikilos niya. Wait ka na. Saan kayo pupunta? Saan pa? Jake, na paano yung paa mo? May lumilis na ugat. Tagal-tagal mo eh. Ang tagal mo naman. Dwight, ano ba? May naisip ka na ba? Ano, wala pa rin? Wala. Ano ba yan? Ang tagal. Wala. Hindi ba tinigil mo na yung paninigarilyo mo 6 months ago? Pumunta pa tayo dito sa may sariwa ang hangin, tapos mapukulyot lang ng usok ng paninigarilyo mo. Ano yan? Hindi pwede yan yung proper noun yan eh. Against the rules yan. But God pwede. Eh kasi yung God, pwede yung hindi proper noun, no? Pwede. Hindi ba tungkol kay God? Pwede. Pwede yun. Hindi yan pwede. Ang kulit-kulit mo naman, Dwight. Pwede. Hindi pwede yan. Hindi. 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 Hindi yan pwede. Hindi. Hindi. Pwede. Ang kulit mo naman yung sinabing hindi. Thank you.
Hindi na dapat pinatatagal yung ganyan. Ano ang alam mo sa pagbabalaga ng bata? Ako nga ito nag-aalala sa bata eh. Ikaw itong ayaw siyang dalhin sa doktor. At saka ano bang pagpapalaga yung sinasabi mo? 8 taon na sa itong anak mo, hanggang ngayon hindi mo pa rin siya kilala. Jake, pwede ba? Huwag na tayo magtalo. Akin na yung bata. Jake, ano ba? Akin na yung bata! Nakita niyo ba yun? Para siyang asong ulol. Huwag kang ganyan magsalita tungkol sa papa mo. Hindi niyo naman ako dating ginaganito, ha? Kulang na nga lang sundukin niya ako, eh. Baka dala lang yan ang pagkabangga niya sa ulo. Alam mo dapat, pagbigyan na lang natin ang papa mo. Hanggang kailan, ma? Hanggang sa tuluyan niya lang akong saktan. Hindi niya gagawin sa'yo yun. Paano sisiraan na siya ng ulo eh? Ma! Sol? Sol, bakit? Pamalas na tayo dito. Gusto ko na umuwi. Mayaw ko na sa lugar na to. Lahat pupuntahan natin. Kahit saan mo gusto. Pati Bia. Patitigma ko sa'yo. Di ba bawal sa akin yun? Bawal? Bakit bawal? Lalaki ka. Walang bawal sa lalaki. Sa lalaki, dapat lahat tinitikman. Gusto kong matutong mag-drag ng kotse. Mag-drive? Hindi pa nga umaabot yung mga paa mo. Sa brake at clutch, gusto mo na mag-drive. Ito. Aligarilyo ha. Ito pare. Anjo! Anjo! Ay, kaya siya ang gola ko. Sumabi sa may puno Mystery. Mystery. Mystery.
Jake. Jake, masama ang pakiramdam ko. Huwag ganyan, masama ang pakiramdam ko. Jake! Maarte ko naman eh. Ano ba? Hindi ako maarte! Nagdadasal ng prayer before me. Dwight! Dwight, ano ba? Babayaan mo! Nakita mong nagugutom na eh. Jake, hindi pwedeng pabago-bago ang patakaran. Nakagawian na ng mga bata magdasal bago kumain. Ako din naguguluhan eh. Hindi ko alam kung sino dito sa atin na may depression sa ulo. Sabi mo? Ah! Jake! Ano sabi mo? Ba't hindi ka sa bato mo? Ba't hindi ka sa bato mo? Ano ba? Wala ko sa'yo panasak na gawin yung ganyan! Wala! Walang iya! Wala! Wala ka sa'yo panasak na gawin! Wala ka na! Jake! Wala ka na! Magmula ngayon, ako lang ang masusunod sa pamamahay na to. Ako lang! At lahat ng dating nakagawian ninyo, kalimutan nyo lahat! Iibahin ko ang pagpatakaran sa pamamahay na ito. Naitigyan mo! Sol? Sol?
mag-usap tayo. Sol! Dwight? Dwight! Dwight? Dwight, anong ginagawa mo? Dwight! Dwight! Sige! Mami ka! Dwight! 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 Dwight, anong nangyayari? Sol! Sol, Mang Joe! Dwight! Papa.
Susurutin kita. Na alam kung ano ang nangyayari dito, pero hindi ko to gusto. Nila Dwight. Pero ano na masasama si Dwight? Lagi siya nakadikit kay Papa. Nakano ka mamibigay siya supuin. Bibigyan kita ng tranquilizer mamaya. Ilagay mo yun sa gatas na papat ng mukha ni Dwight bago siya matulog.
Jake! Aray! Alfred, tumawag kayo ng kasama. I-report nyo ito sa polis, ha? Opo, sige, padre. Na, bilis. Kailangan na tayong umalis. Sigurado ako! Nagsumbong na si Sol sa otoridad. Jake? Ikaw ba talaga si Jake? Jake, tulungan mo ko hanapin si Sol. Walang kalaban-laban yung bata. Baka mangyari sa kanya, nangyari sa akin. Huwag mo pabayaan ang anak natin, Jake. Hindi ko anak yun! Thank you.
pa ng presidente, hindi siya magkatubiling tanggalin sa tungkulin ng mga sangkot sa katiwalian. Samantala, hindi pa rin malaman ng mga otoridad ang kasagutan sa misteryo ng nawawalang bangkay ni Jacob Lera na namatay sa isang vehicular accident 4 na araw nang nakararaan. At hindi pa rin matuntun ang kinaroroonan ngayon ng asawa at mga anak ni Jacob Lera. Ito si Jason Galindez, nag-uulat. Inulat ang mga Pilipino chess players ang mundo ng chess sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa World Chess Championship sa Libya. Tinalo ni International Master Mark Caparagua si Super Grandmaster Victor Bantologan habang naitapla naman ang personal champion Ronald Dablio ang kanyang laban kay Super Grandmaster. Huwag mong bubuksan ang radyo! May ginagawa pa ako! Anak. Mama, si Papa.
Wala na ang papa mo. Huh? Wala na ang papa mo, Dwight. Pero mahal na mahal ka ni mama. Dito ka lang kay mama. Dwight. Dwight, lalabanan mo sila. Anak, lalabanan natin sila. Anak, lalabanan natin sila. Huwag ka magpapadala sa tukso ng demonyo. Anak, magdasal tayo. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, shall be world without end. Amen. Putis ka!
mo sundin na gusto yung baba! Anak, labanan mo sila! Magdasal tayo! Itawan mo ako! Dwight, hindi ito! Magkagawin yan! Dwight! Itawan mo ako! Magdasal tayo! Labanan mo sila! Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Stay with us, forgive us our sins, and forgive us our sins. Do not bring us to our house, but deliver us from evil. Amen. My kitty! Paparurutin kita. Jake! Itingitan ko!
Sa